Bibili ka ng bahay na bago. Itikom mo ang iyong bibig. Bibili ka ng sasakyan o auto. Itikom mo ang iyong bibig. Tataas daw ang sweldo. Itikom mo ang iyong bibig. Mapropromote sa trabaho. Itikom mo ang iyong bibig. Magsisimula ng negosyo. Itikom mo ang iyong bibig. Mag-aaral ng panibago. Itikom mo ang iyong bibig. 90% ang dahilan kung ba't ang ating mga plano ay nabibitin pa at di nagkakatotoo. Kahit matutupad na sana ang mga ito, ay dahil sinasabi natin ang maaga sa maling tao. Mali ang lugar, mali ang oras, mali ang tiyempo. Mali na ibahagi ang lahat ng ating mga balak gawin. Lalo sa mga taong nagsasabi na kaibigan daw natin. Lagi mong tandaan na ang inggit ay sapat na pagkain. Para ikaw ay kanilang paulit-ulit na siraan at sirain. Kaya naman, itikom mo ang iyong bibig. Karamihan sa ating mga kaibigan ay di tunay. Gustong makita tayong nagtatagumpay. Pero hindi kailanman mas mahusay sa kanilang mga narating sa buhay. At minsan kahit mga kamag-anak pa mismo ang may paniburho at inggit na sekreto. Pero ito ang laging pakatandaan mo, di mapipigilan ang laan ng Diyos para sa iyo.